Hello guys! Welcome na naman ulit sa another episode ng aking YouTube channel. But before that mga kaibigan, please do not forget to subscribe. Okay? Mga kaibigan, ipapakita ko naman sa inyo ngayon kung paano tayo bumaba sa isang rolling terrain, mga kaibigan. So ngayon, on a manual transmission, naka-gear 2 ho ako, mga kaibigan. Mga kaibigan, makikita nyo po, ang Metro Manila nasa baba ho natin. Kasi nga, mga kaibigan, nasa tuktok po tayo ngayon ng isang bundok. Okay? So ngayon, mga kaibigan, naka-gear 2 po tayo. Pwede naman tayo mag-gear 3. Tapos siyempre, dahan-dahan lang mga kaibigan kasi nga, napaka-delikado nito kung hindi mo gaano tatantsahin yung pagmamaneho. Kasi nga, nasa isang bundok po tayo. Tapos ngayon, pababa na ho tayo. Napakaraming curbs, napakaraming kurba. So dapat maingat ka kasi nga at anytime meron kang makakasalubong. So dapat, para sa parati kong sinasabi sa aking vlog na dapat smart ka, alert ka, at syempre meron kang presence of mind. Importante yun mga kaibigan sa pagdadrive. Kahit sa matraffic, kahit sa ang sitwasyon na pagdadrive, dapat alert ka at smart ka. So ngayon, nasa kalagitnaan tayo ng bundok, mababa tayo. Hindi ako nagka-clutch. Pero ngayon mga kaibigan, nagbe-brake po ako. What is the reason why bakit ako nagbe-brake? Kasi nga, nasa patibusok tayo, talagang pababa po ito. May tendency kasi na magdire-diretso tayo. Wala po akong gas, brake lang po ng konti. Tapos ngayon, binitawan ko, medyo bumibilis tayo. Pababa po ito mga kaibigan. Sobrang pababa po siya. Ayan. As you can see, napakaraming puno, napakaraming kawayan dito sa ating dinadaanan. Sabi nga sa paalala nila, please check your brakes. So accident prone area ito mga kaibigan, dapat dahan-dahan lang kahit na walang gaanong sasakyan, kahit na walang sasakyan. Kasi nga, may tendency kasi na magdire-diretso tayo sa baba. So ito ngayon, talagang rolling terrain mga kaibigan. If you are a new one, dapat ano to, inaaral mo talaga ito. Okay, isa pang tip mga kaibigan, kung aakyat ka sa isang bundok at bababa ka sa isang bundok, katulad sa pinanggalingan natin ngayon, dapat sinicheck mo din, hindi lang yung sarili mo, hindi lang yung capacity mo to drive, but also you have to check the capacity and the quality of your car. Okay, kasi nga delikado yun yung pinanggalingan natin na sa isang bundok mo tayo, napababa talaga, as in rolling terrain. Okay? So yan muna mga kaibigan, please do not forget to subscribe on my YouTube channel, and mga kaibigan, please share. Thank you.